Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, lamang ng 1 puntos ang Team B sa laban. Habang si Sakuragi naman ay nakagawa na naman ng kapalpakan. Sinubukan itong tumira mula sa 3-point lane, ngunit sablay ang tira nito at hindi mo lang umabot sa kanilang ring. Ngunit, ang ginawa ni Sakuragi ay ayos lamang para kay Coach Hansai. Dahil sinubukan itong gawin ang bagay na hindi nito alam, ang tumira sa labas ay hindi pa nagagawa ni Sakuragi. Dahil malakas ito pagdating sa loob ng basket. At dito na nagtatapos ang Chapter 132 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 133 ng Winter Tournament. Isang kapalpakan nga ang nagawang tira ni Sakuragi nang tumira ito sa tres at nagmintis ang tira nito na naging dahilan para magalit ng husto si Coach Tauka sa kanya. Habang sila Coach Hansai naman at Coach Takato ay hindi nagalit kay Sakuragi. Bagkos, natuwa pa sila dahil sinusubukan ni Sakuragi na makapuntos sa labas ng basket at hindi lang sa loob ng basket nila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team B ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Alam kong hindi magiging maganda kapag dadaanin ko sa bilis itong si Miyagi dahil alam kong mas mabilis itong kumilos kesa sa akin. Kaya naman, kailangan ko ulit siyang daanin sa lakas at kapag nagawa ko na siyang malagpasan, siguradong madali na lang para sa akin ang makapuntos. Dahil maluwag na ngayon ang kanilang depensa sa loob. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili, nang bigla itong umatake sa depensa ni Ryota. Subali, sa pagkakataon na ito, hindi niya ginagamitan ng bilis ang kanyang opensa. Bagkos, puro lakas lang ang ginagamit nito para masira ang depensa ni Ryota. Heto na naman si Rukawa, at ginagamit na naman ito ang kanyang advantage laban kay Miyagi. Ngayon, siguradong mahihirapan talaga dito ng husto si Miyagi. Dahil alam niya na hindi niya makakaya si Rukawa pagdating sa lakas. Dahil mas malaki ang katawan nito kumpara sa kanya. Kaya naman, siguradong dehado dito si Miyagi. Yan ang sabi ni Coach Takato sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pangangatawan kay Ryota. At itong si Ryota naman ay talagang nahihirapan ng sobra sa ginagawang opensa ni Rukawa. At ang nakita ni Rukawa na napapa-atras niya na ang depensa ni Ryota, agad naman itong huminto sabay tumingin kay Ryota ng seryoso. Miyagi, alam kong mabilis ka, pero yung katawan mo ay masyado pang mahina para bantayan ang isang manlalaro na mas malaki kaysa sayo. Kaya naman, ito lang ang payo ko para sayo. Huwag mong ituon ang lahat ng galing mo sa iyong bilis. Bagkos, mag-ensayo ka din ng gusto para lumakas ang iyong pangangatawan. Dahil kapag ganyan kahina ang iyong katawan, siguradong sasamantalain ito ng mga mas malalaki sayo. Yan ang sabi ni Rukawa, sabay tumalon at gumawa ng isang fadeaway. Habang si Ryota naman ay wala nang nagawa at nakatitig na lang kay Rukawa. At ang bolang itinira ni Rukawa ay pumasok nga sa kanilang basket, na naging dahilan para madagdagan na nila ang kalamangan sa Team A. 6-9, pabor sa Team B. Sa kabilang banda naman, si Ryota ay nakatulala pa din dahil sa iniisip nito ang mga sinabi ni Rukawa sa kanya. Ano? Hindi ko kayang talunin ang mga mas malalaking manlalaro kaysa sa akin? Dahil sa mahina ang aking katawan at sa bilis lang ako umaasa? Hindi, nagkakamali ka Rukawa. Dahil kahit na mas malaki kayo sa akin, magagawa ko pa din kayong talunin. Ngayon Rukawa, humanda ka na. Dahil kung sa tingin mo ay mas komportable ka na talunin ako sa lakas ng katawan, pues, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Tatalunin kita kung saan ako mas komportable. At ito ay walang iba kundi sa bilis. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team A ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Nang biglang sumigaw si Sakuragi, "Hoy kulot! Gumawa ka ng paraan para umikot ang kanilang depensa!
At sa akin mapunta si Rukawa dahil gusto ko lang itong pawian ngayon. Yan ang sigaw ni Sakuragi na naging dahilan para agad na umatake si Ryota sa kanilang basket. Subali, isang panilin lang lamang ang ginawa ni Ryota dahil ang totoong plano nito ay iscreenan lamang si Kyota para ang bantayan ni Rukawa ay walang iba kundi si Sakuragi. At nang nagtagumpay si Ryota sa kanyang plano, agad niya namang ipinasa ang bola papunta kay Sakuragi. Kaya naman, nag-1-on-1 na ngayon si Rukawa at Sakuragi. Hoy Rukawa, ginagamit mo ang advantage mo laban kay Ryota at kinakawawa mo si Ryota porkit alam mo na mas maliit ito kaysa sayo. Ngayon, dito na tayo magkakasubukan. Subukan mo ako sa bilis o kahit sa lakas ng katawan dahil ang laban na ito ay para sa atin lamang dalawa. At dito na natin malalaman kung sino nga ba ang mas malakas sa ating dalawa. Yan ang sabi ni Sakuragi. Sige, handa na ako Sakuragi. Handang-handa na ako sa gagawin mo. Pero ito lang ang sinisigurado ko sa'yo na hindi ka makakapunto sa akin. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Habang ang buong tropa ng Kanagawa ay nagwawala na dahil sa ngayon na lang ulit nila makikita na maglalaban si Sakuragi at Rukawa. Ayan na ang gusto namin makita. Ang labanan ng dalawang magkaribal kahit na magkakampi ito sa isang kupunan. Rukawa versus Sakuragi. Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? O sige na, simulan nyo na ang laban! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Kanagawa. At si Coach Takato naman ay biglang napatayo sa kanyang kinauukuan. Sige Rukawa, bantayan mo na maigi si Sakuragi! At wag mo siyang papapuntusin sa depensa mo! Ipakita mo sa kanya na hindi niya pa din kaya ang husay mo! Yan ang sigaw ni Coach Takato. Habang si Sakuragi at Rukawa naman ay nagigit-gita na sa ilalim ng basket. At talaga namang walang sino man sa kanilang dalawa ang gustong magpatalo sa isa't isa. Nabigang tumalon si Sakuragi, sabay akmang titira ng isang jump shot. Habang si Rukawa naman ay bigla ring tumalon at pilit na pinipigilan si Sakuragi. Hindi mo yan magagawa, Sakuragi! Dahil hindi ako katulad ng mga gunggong na nakaharap mo na madali mo lang napuntusan. Tandaan mo, ako si Rukawa, ang henyong tatalo sa inyong lahat! Yan ang sigaw na pang-aasar ni Rukawa. Sabay supalpal sa bolang hawak ni Sakuragi, na ikinainis talaga ng gusto ni Sakuragi. Ano? Nagawa niyang iblak ang tira ko? Pero papaano? Mas mataas ang talon ko kaysa sa kanya. Pero ang pinakakinaiinis ko sa sorong ito, nagawa niya pang gayahin ang signature na sigaw ko habang sumusupalpal. Kainis kang soro ka! May araw ka din sa akin! Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili, nang biglang sumigaw si Ayako. Nice one, Sakuragi! Maganda pa din naman ang ginawa mong tira! Pero kahit na anong gawin mo, may hirapan ka talaga pag si Rukawa na ang dumepensa sa'yo! Tandaan mo, si Rukawa pa din ang ace player ninyo! Kaya naman, siguradong mahirap itong talunin! Pero okay lang yan, dahil hindi ka lalakas kung hindi mas magaling ang mga kalaban mo! Kaya naman, Sakuragi, usayan mo pa para magawa mo ng makapunto sa depensa ni Rukawa! At ikaw naman, Rukawa! Ang ganda ng ginawa mong depensa! Ipagpatuloy mo lang yan! Dahil isa yan sa mga magagamit natin laban sa Aichi! Sige, ituloy nyo na ang laban! Yan ang sigaw ni Ayako na walang kinakampihan sa dalawang kupunan. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Rukawa si Sakuragi. Hoy Gunggong, kung sa tingin mo kayang-kaya mo ako sa simpleng galaw mo na yon, pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil ang lahat ng aking mga nakakalaban ay pilit kong hinihigitan para masabi ko sa aking sarili na mas mahusay ako kaysa sa kanila. Ngayon, ang ganung kasimpleng galaw mo ay hindi makakalusot sa depensa ko. At kung para sa'yo ay ayun na ang pinakamagandang galaw, pwes, para sa akin ay napakasimple lang ng galaw mo na yon. Ngunit, ayos na din yon para sa isang baguhan na katulad mo. Ngayon, ito lang ang gusto kong sabihin para sa'yo. Hanamichi Sakuragi, pag-igihan mo pa para magawa mo na akong talunin. Pero ito lang din ang may papangako ko sa'yo, na pag-iigihan ko pa din para lamang hindi mo ako maigitan. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang seryoso. Habang si Sakuragi naman ay sobrang naiinis sa mga binitawang salita ni Rukawa. Napakayabang talaga ng sorong to. May kita mo, mababawian din kita. Ngayon, saseryosohin ko na ang larong ito. At hindi ako titigil hanggat hindi kita nagagawang talunin. At ipapakita ko din sa inyo kung gaano nga ba kalaki ang improvement ng isang henyong si Hanamichi Sakuragi. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili
habang si Sendo naman ay napansin si Sakuragi na talaga namang naiinis kay Rukawa. Tignan nyo, mukhang inis na inis itong si Sakuragi kay Rukawa. At mukhang ito na din ang hudyat na magsisimula na ang tunay na laban. Nakakapanabik naman itong panoorin. At kay tagal ko talagang hinintay na mapanood ang laban nitong si Sakuragi at Rukawa. Pero alam ko din naman na mahihirapan talaga dito si Sakuragi. Dahil mas mahusay pa din si Rukawa kaysa sa kanya. Pero malay natin, baka biglang may ilabas na bagong pasabog itong si Sakuragi at magawa niya ng talunin si Rukawa. Yan ang sabi ni Sendo. Sendo, parang nagkakamali ka na mahihirapan si Sakuragi kay Rukawa. Tandaan mo, si Sakuragi yan. Kaya naman, may posibilidad na magawa nitong sabayan niyang si Rukawa. At sigurado ako na hindi lang si Sakuragi ang mahihirapan kay Rukawa. Dahil pati itong si Rukawa ay mahihirapan kay Sakuragi. Kaya naman, ito talaga ang magandang panoorin. Ang labanan ng dalawang manlalaro na mahirap malaman ang kanilang pasabog. At ito din ang labanan ng dalawang alas ni Coach Hansay. At dito natin makikita kung sino nga ba ang mas mahusay sa kanilang dalawa. At pagtapos ng practice game na ito, paniguradong batak na sila. At handang-handa na silang makaharap ang kupuna ng Aichi. Pero sayang talaga, dahil hindi tayo makakalaro. Wala tuloy tayong maitutulong sa kanila. At ang tanging tulong na lang na magagawa natin ay ang ibigay ang buong suporta at tiwala natin para sa kanila. Yan naman ang sabi ni Fukuda. At dito na nagtatapos ang Chapter 133 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.